Live. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning! I'm sure halos lahat po tayo nakatutok kagabi sa anunsyo po ng Pangulong Duterte hinggil nga po dito sa COVID-19 or previously known as novel coronavirus. Well, ang announcement po kahapon para doon po sa mga busy at hindi po nakapakinig at ngayon pa lamang bubuksan ang kanilang mga radyo, telebisyon, ngayon pa lamang sisilipin ang kanilang social media accounts. Ang sinabi po ng Pangulo, simula po sa Linggo hanggang sa April 14. Simula po sa Linggo, Sunday, March 15, hanggang sa April 14, ay naka-community quarantine ang Metro Manila. Quarantine na po tayo ang status ng Metro Manila. Ang ano ba ang ibig sabihin ng community quarantine? Ang ibig pong sabihin, bayan, hindi tayo pwedeng mamasyal-masyal sa labas ng Metro Manila. Hindi tayo pwedeng pumunta ng mga Bulacan, mga Cavite, kung wala naman tayong importante na gagawin bawal doon. Yan. Ang tanong ng karamihan, sir, ang bahay ko po ay sa Rizal. Ang bahay ko po ay sa Imus, Cavite. Ang bahay ko ay sa Bulacan, may Kawayan. Ang sagot po ni DILG Secretary Anyo, pwede. Pwede kang pumasok ng Metro Manila. Umuwi ka sa gabi, balik ka sa umaga, umuwi ka sa hapon, provided meron kang maipapakitang ID na dito ka nga sa Metro Manila nagtatrabaho. Or certification sa employer mo na dito ka nagtatrabaho. Dahil maglalagay po, as far as I believe, maglalagay po ng checkpoint ang mga pulis at militar. My goodness! Papasok at palabas ng Metro Manila. Ano po? Sa mga boundary. Kagaya dyan sa may NLEX, SLEX, at saka mga side street. Kagaya kung gusto mo pumunta ng Bulacan, ay yung magsay sa anong tawag doon? Yung kalsada doon, side street? Yung papunta doon sa ko, yung pag hindi ka nag-NLEX, yung isang kalsada, yung dito ka sa may Valenzuela dadaan. Anyway, bayan, basta yung mga meron pong boundary, MacArthur Highway, MacArthur, maglalagay po ng mga boundary, sa mga boundary ng mga checkpoint at saka ika nga ang mga pulis at militar, siguro palabas, no problem. Sabihin, sige, ang problema, kung wala ka namang gagawin, hindi ka na makakapasok. Ayun na nga yun eh. Sa mga service road. Kaya, pero kung kayo po ay empleyado, dito po kayo nagtatrabaho sa Metro Manila at ang bahay ninyo ay dyan sa Bulacan, Cavite, Rizal, pwede po umuwi araw-araw dahil may trabaho. May mga nagtatanong din, paano yung mga delivery? Yung mga delivery galing Gulay, galing sa mga probinsya o sa mga factory, sa mga Laguna, mga piyesa ng sasakyan na gawa galing dyan sa Laguna, ay pwede rin ho. Kasi matitigil po ang merkado. Matitigil po tayo pag wala ng supply ng pagkain. Ang mga pagkain ng Metro Manila ay galing po sa probinsya. Yung mga gulay na yan, galing po Baguio yan. Eh kung isang buwan, Jesus, mga bulok na gulay ang kakainin natin. Yung mga manok, mga baboy, galing yan sa Bulacan, galing sa Cavite, di ba? Mga isda, galing sa Laguna, Dibay. Aba, hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwede. Pagkain ho yun, pag meron kayong i-deliver, pwede. Pero yung gusto mong mamasyal lang, at nagmotor-motor ka, pumunta ka na kung saan-saan. Bawal yan. Pagbalik, anong gagawin mo? Saan ka galing? Baka hindi ka na makauwi sa pamilya mo. Yun lang ang sinasabi. Kaya kayo dyan ng mga tiga Metro Manila, na nasa labas ngayon, umuwi na kayo sa Sabado.
Panawagan ko sa aking utol na si Tol Rapi, umuwi ka na Sabado. Ah, kung hindi, mabuburo ka dyan sa Boracay. Ay, happy birthday pala, Tol! Happy birthday, Tol Rapi! Oo. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, happy birthday. Pero umuwi ka na kasi aba baka matrap ka diyan sa Boracay, isang buwan ka diyan. Jackpot. Palangoy-langoy ka diyan. Hoy ba, advance happy birthday naman kay Tol Ben. It's a celebrate sa March 15. Happy birthday, Tol Ben. At happy birthday po sa aking anak si Francis na nasa Glendale, California. Happy birthday, son. Anyway, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng birthday, happy birthday. Ayan po, tutok lamang. Ano ang mga pwede at hindi natin pwedeng gawin habang tayo ay naka-quarantine dito sa Metro Manila? May mga nagtatanong sa akin. O ito. Ang mga tindahan, ang mga restaurant, factory, open. Pati bangko, open. Ang ipinasara lang ng Pangulo ay yung mga tanggapan na nasa ilalim niya tulad ng mga SSS, GSIS. Sarado po yan. Ah, yung kung ano pa man, mga LTFRB, mga LTO, under po yan sa Department of Transportation. Ang may pasok, mga police, militar, siyempre magbabantay ng checkpoint. Aba, baka magkalat ang magnanakaw naman kung walang police. At saka yung mga medical workers po natin. Speaking of medical workers, ating pong ipanalangin at pasalamatan ng ating mga medical workers ngayon sa mga ospital, mga doktor, mga nurses, mga medical technologists, x-ray technician, lahat na manggagawa sa mga ospital. Maraming salamat po. Exactly. Mabuhay po kayo. At ang panalangin po ng sambayanan dahil sila ngayon ang nasa front line. Kumbaga sa gyera, sila yung kalaban, ang humaharap sa kalaban na coronavirus. Ang aming pong dalangin sa inyong lahat na naway patnubayan kayo ng Panginoon Diyos at ilayo kayo sa naturang virus. Alright, ipakalawa. Flexible working arrangements doon sa mga pribadong kumpanya. Kung hindi naman po talaga essential, pwedeng sa bahay na lang yung mga tao. Hindi ka pa pwede. Hindi ka naman katingin at tingin. Kailangan ko kita rito dyan. No, hindi ka alam ba sa bahay mo gagawin yan. Hindi ka rin po pwede. Alam ka na kukunan mo ako sa bahay mo. Okay, dyan mo ako kukunan, siyempre. Alam ka ba na magtitimpla siya ng kape doon sa bahay niya? Dadali niya rito. Ay, hindi naman. Hoy, teka muna bayan. Ito, makibalita tayo, ha? Si Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry. Nasa linya po ng aming telepono. Magandang umaga, Secretary Lopez, sir. Magandang umaga po, Mr. Erwin. Opo. Inyo po lahat. Magandang umaga. Ay, salamat po for joining us this morning, sir. At marami pong katanungan. Sir, ano itong sinasabi na gusto niyo raw i-clarify yung sinasabi kasi may mga naglulutangan ng mga lockdown. Ang daming kinakabahan ng mga business establishments, yung mga manggagawa nila. What is this all about, Secretary? And, well, ang sabi kasi ng Pangulo, it is a community quarantine, Secretary. Opo, salamat po sa pagkakataon na to, malinawan natin. Maganda ho dito sa community quarantine na balita po ng ating Pangulo ay pagdating sa people movement, yun po ang nililimitahan para talaga ho maputol na ang pagsanhi sa pag-transmit ng mga posibleng transmission ng COVID-19. Subalit, ang maganda naman hong parte nito ay pagdating sa pangkabuhayan, trabaho, negosyo, tinry ho natin na pinakamaliit na or halos walang disruption dahil ang movement ng cargos, mga goods, ibig sabihin pagkain, food or non-food, ay allowed po, no? Papayagang mag-in and out ng Metro Manila, pati po ang mga trabahador, mga opisina, pumupunta sa opisina, na nakatira ho sa labas ng Metro Manila ay allowed din po. Magdadala nga lang ho ng company ID sila. May konting inspection din po. At
yun nga lang, ha, talaga hong medyo makakaroon siguro syempre ng konting abala to sa atin lahat at saka traffic. Pero ganito ho, at least ang paraan para ma-control natin yung pagkalat ng sakit. Alright. Secretary, mabuti ho, nilinaw ninyo dahil kagabi pa, aba, eh, napakarami na nagtatanong dahil marami tayong mga kababayan na nakabili ng mga bahay o ang kanilang pamilya ay nandyan sa lalawigan ng Rizal dahil katabi lang natin yan, mga nasa Antipolo or Bacoor, Cavite or yung iba ay nandyan sa mga Marilao, Bulacan. Ito po yung kanilang pangamba na baka hindi sila makapasok. Pero so, you are saying, Secretary, officially, pwede silang pumasok provided may dala silang ID na maipakita sa checkpoint, Secretary? Opo, para ho ma-prove lang nila na dito sila nagtatrabaho. Ganun din ho yung, let's say, taga Manila, Metro Manila naman na nagtatrabaho sa labas para naman sila ay payagan ding makalabas. Ang importante ho dito ay malimitahan yung mga hindi namang importanteng lakad ay hindi na magbiyahe-biyahe pa. Pangalawa, yung maiwasan talaga yung mga unnecessary na galaw ng mga tao. So you know yung objective ho natin dito. All right. Sir, moving on. Mga pagkain, sir, yung mga may mga negosyo na pi-pick upin or mga delivery, po pwede rin ba labas-pasok pati mga delivery boy at saka mga driver na mga truck na ito o na mga jeep, yung mga magdi-deliver ng mga gulay, mga buko, what have you, o pyesa ng mga sasakyan dahil karamihan dyan eh, nasa Laguna, yung mga mga pagawaan ng mga sasakyan. Po pwede na, Secretary? Opo, pwede po. Hindi po ginagalaw yung mga bagay-bagay na yon dahil nga ho, importante ho kasi para continuous ang supply ng ating mga produkto, lalo na mga basic necessities. Po. At saka, siyempre, pag maganda ho ang supply, wala rin yung paggalaw sa presyo. Alright. Sir, may mga katanungan dito ngayon na tinitext sa akin. Paano raw po, kagaya siya, nagtatrabaho siya, siya po ay caregiver sa isang matanda dito sa Maynila pero siya ay nauwi sa Rizal. Pwede raw ba yung certification na lang ng amo niya, Secretary, ipakita niya sa checkpoint? Sa ngayon, titingnan natin kung anong magandang papeles na pwede niyang ipakita. Yun, kasama ho yan sa mga detalye ho na pag-uusapan. Hindi ko muna masasabi kung pwede yung certificate ng amo kasi parang pwedeng sabihin kahit sino pwedeng mag-issue ng certificate. Opo, ano? Opo. Oo, kaya ho, hahanap po tayo ng paraan para ma-standardize ho natin yung bagay na yan. Pero napaka-valid ho nung tanong na yon. Opo. Kaya hanapan ho natin ng parang pinaka-safe na paraan din dyan para ma-address natin. Okay. Oo, mag-meeting ho kami ang grupo ho ngayon, interagency, para sa detalye. Sir, last two questions na lang. Sorry sir, ang dami ko kasi ang dami pong tanong din dito problem, sa akin. Sir. Sa no harap problem. Ko. Paano yung mga magdi-deliver, sir? For example, sa ba, nag-order yung tiga ikang Antipolo ng Grab food, yung nagmumotor na Grab, maidadala niya, baka hindi na siya makabalik daw, Secretary. Oo, pwede naman po yun. Kasi kahit truck, kahit Grab or sasakyan o motor na ay papakita naman ho na siya ay kasama sa negosyo na nag-deliver, ay pwede naman po 'yon whether may laman pa siya, 'yun ang prueba na nag-deliver or yung delivery receipt pagbalik niya, no? All right. Sir, isa pa international travel. Pwede raw ba kasi narinig nila kay Pangulo, domestic land, sea and air. So, does this mean international travel? For example, gusto ni Erwin Tulpo kasama ang kanyang pamilya pumunta sa Vietnam ngayong Sabado. Pupwede or ngayong Linggo. Pupwede ba, Secretary? Oho, yan pong international travel sa ngayon ho, ay pwede naman. Pero it will be subjected to limitation yung ibabalangkas din natin ngayon. Ano? Hmm. Ang pagkaalam ko ho dyan, pagkadating dyan ay yung mga hindi ho pwede yung galing sa bansa na may COVID na transmitted at saka doon sa mga at saka syempre nandiyan pa rin yung ban natin sa China, right. Hong Kong, Macau. So yun po ang mga limitation lang ho. Ayun. So
Pero kung you just want to relax, na kasamang pamilya, na safe naman ang lugar. For example, isa pa dyan na yan nga, pupunta ka ng Vietnam or pupunta ka ng Laos or pupunta ka ng Taiwan, can be, Secretary. Opo, oho, pwede po. Pwede. All right. Panghuli na lang, Secretary, ito po yung specialty opo, ninyo. Opo. Marami po kasi yung ako natatanggap na reklamo, yung mga magbe-birthday party, wedding ngayong March, sabi ng Pangulo, bawal muna yung mga public gathering, etc. Mga nag-down payment na po, mga nagbayad na sa mga food cart, food, etc., etc., sa party, mga magician. Yung iba po, 50% lang daw ang gusto nilang i-refund, sir. Paano ho ito? Ang ruling po natin dyan, kasi parang force majeure ito, correct, ay pwede, dapat ho full refund ho yan. Aha. So, pwede ho nilang i-reklamo sa consumer complaint, apo, sa DTI. Apo. Kung may mga reklamo, ayaw ho silang i-full refund. Alright. Dapat ho kasi full refund dyan dahil hindi ho nila kasalanan. Alright. Secretary Ramon Lopez, sir, we learned a lot from you. Thank you po for that information, for picking up our call, and for pagpapaliwanag sa mga bagay nito na medyo malabo po kagabi. Ngayon, malinaw na. Salamat po, Secretary Mon Lopez. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mr. Erwin, tsaka sa inyong tulong sa pagpapaliwanag din sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Sa bayan, malinaw ha? Alright. Galing po kay Secretary Mon Lopez ng Department of Trade and Industry. Siya muna po ang nagpaliwanag ngayon. Po, pwede po maglabas-pasok na Metro Manila provided ikaw ay trabahador. Nagtatrabaho ka sa Metro Manila. Alright? Or delivery, mag-deliver ka sa Metro Manila. Mag-deliver ka ng mga GrabFood, mga LalaMove, etc., etc. Nasa linya rin si Secretary Salvador Salpanelo, ang tagapagsalita po ng Malacañang. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Secretary, good morning. Naputol. Secretary Panelo. Alright. Uulitin ko and I stand corrected. Salamat po doon sa mga pumuna sa akin kaninang umaga. Medyo naalimpungatan pa ho ako yung aking unang post kanina, advisory. Sinabi ko po, lockdown. Ako po humingi ng paumanhin pero binago ko ho yan. So, ito po ay community quarantine. Nasa linya si Secretary Salvador Panelo ng Malacañang. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Maganda ka pa sa umaga, Erwin. Wala kang virus. Ay, salamat po sa Panginoon Diyos. Sir, may mga kababayan kasi tayo nagdidiskusyon between lockdown at saka community quarantine. May mga nagsasabi, yung ibang pasaway, pareho lang yan. May magsasabi, hindi, magkaiba yan. Magkaiba yung lockdown, magkaiba itong sinasabi ng Pangulo na community quarantine. Ano ba ang pinagkaiba, sir, para once and for all tumahimik na itong ating bayan and we just do our jobs, sir? Ang ibig sabihin ng lockdown, mag-lockdown muna sila ng mga bibig nila para mag-concentrate na lang sila. Apo. Na pangalagaan ng mga sarili. Alam mo, Erwin. Yes, sir. Yung ang nakakalimutan kasi ng lahat ng tao ngayon o yung mga kritiko na wala nang makakitang maganda. Ang pangunahing layunin ni Pangulo ay ang kaligtasan nating lahat. Correct. Kung hindi siya gagalaw ngayon, walang mangyayari sa atin, baka tayo maubos dito. Tandaan mo, apo, na sa Italy lang, ilang bang namatay na ngayon? 60,000? Apo, my apo. God. Mm-hmm. Oh, ang dami. Mm-hmm. Pero tingnan mo sa Macau. Mm-hmm. Zero casualty for the last 35 days. Mm-hmm. Grabe ang stringent measures na ginawa nila doon. Mm-hmm. Sa China, bumagsak na bigla. Mm-hmm. Ganon din sa Korea. Mm-hmm. Kaya nga ginagawa na ng Pangulo na, alam mo, yung mga sinasabing, paano na ekonomiya? Mm-hmm. Paano na mga negosyo na? Sino bang nagpapalago ng negosyo? Mm-hmm. Ng ekonomiya? Mm-hmm. Kundi tayo rin tao. Tapo. Kung wala nang tao, anong negosyo yung pag-uusapan natin? Correct. Mm-hmm. Di ba? Aho. Kaya kalusugan at kaligtasan natin, yun ang iniisip ng tao. Alam mo ang ginagawa ng presidente ngayon? Yes, sir. For the first time in the history of all presidents, mm, cabinet meetings will be held every day at noon time until the duration of national emergency. Mm-hmm. Okay. Sir, meron ka bang nakitang gano'n? Wala pa po. Para sa presidente, mm-hmm, para kung anumang
mangyaring whatever development, nandun lahat ng heads ng department, makareact agad. Nandyan, nasa harap po kayo. Opo. At hindi na rin siya uuwi muna sa ano? Dabaw. Sa Dabaw, kahit pinauwi siya ng kanyang kabiyak. Hindi, mm-hmm. Sabi niya, ang mukha ng bansa, ayan, Maynila. Kailangan ng presidente nasa Maynila. Alright. Sir, may mga lumalabas kayo na hindi, pero may cabinet daw meeting kayo, pero teleconferencing na lamang or ano bang tawag yan? Hindi na talaga face-to-face? Hindi. Ang sinasabi ni Secretary Miguel Dea, yung mga nakakwarantine. Ah, quarantine. Pwede naman mag-telepono kagaya ni Secretary Sunny Dominguez. Okay. Sumama siya sa meeting namin. Oo. Nag-telepono siya. Secretary Tugade. Oo, oh, ganun. Pwede yun, pero pwede. Ilan lang naman sila, tatlo lang naman silang magiging absent, pero mm-mm, pwede pa silang sumama. Sabi naman lahat nandun. Aha. Sir, bakit hanggang April 14 lang, 1 month ang binigay ng Pangulo na tayo ay quarantine ang Metro Manila, Secretary? Kasi tinitignan nga natin kung ma-arrest natin. Pag bumagsak yan, ibig sabihin, effective tayo. Mm-hmm. Pero pag hindi, we'll have to extend it. Opo. Diba? Tinitingnan nga natin ang sitwasyon. Kung kasi sa ngayon, paakyat tayo eh. Mm-hmm. Kung biglang mag-plato yan, uh-huh, maging constant, gumagalaw, that means effective tayo. Mm-hmm. Alright, sir. Isa pa po, maraming nagtatanong ngayon. Sinabi ng Pangulo, executive offices. Does this mean, sir, tulad ng mga LTO, wala muna, hindi magre-renew ako ng license or renew ako ng passport, update ako ng record ko sa SSS or GSIS or PhilHealth, paano ho ito, Secretary? Tuloy pa rin yan. May, yung mga services na kailangan ibigay sa taong bayan, tuloy pa rin yan. Ang gagawin ng mga agencies na yan, opo, magkakaroon sila ng work flexibility ng trabaho. Ayun. Pwede, sali kung 100 kayo sa isang lugar, kaya 50 muna. Mm-hmm. Yung pwede mong gawin sa bahay, gawin mo muna sa bahay. Mm-hmm. Diba? Hindi naman lahat pwede naman talagang gawin so, sa bahay. So, tuloy-tuloy pa rin kasi kagaya ko, for instance, opo, kagaya ko, Erwin, uh-huh, I don't have to report actually kasi may telepono ako eh. Correct. Oo. Diba? Oh, pero Secretary, yung kagaya yung magre-renew ng kagaya ng pamangkin ko na magre-renew na siya ng passport next month before April 15. So pwede siyang pumunta sa LTO at mag-renew or yung kapitbahay naman natin nagpa-follow up siya dun sa kanyang pensyon sa SS, pwede rin? Pwede pa rin yun. Wala naman mababago. Kasi sabi po ng Pangulo, executive offices daw. So na-under po sa when you say executive, yan na nga ho yan, di ba, Secretary? Oo nga, pero hindi naman lahat na walang pasok. Siyempre, magkakaroon nga ng, di ba sinabi niya kagabi, skeletal force. Skeletal, ayun. Alright, malinaw po, malinaw. Napanghuli na lamang, Secretary, yung travel po, marami nagtatanong ngayong Holy Week. Alam niyo naman, mga kababayan natin, ay umaalis po ng bansa yung iba. Po pwede ho ba, Secretary, na pumunta sila sa mga bansa na wala na hindi naman malala ang COVID or wala namang travel ban, Secretary? Hindi naman kasama yung international. Ayun, so domestic lang ang hindi po pwede. Domestic lang. Secretary Sal Panelo, sir, maraming salamat. Mag-ingat po kayo, Sec, ha? Thank you. Thank you po. Good morning. Ayon, domestic travel. So pwede pa rin ba yan? Mabuti po, nalinaw natin. Kung gusto ninyo mag-renew ng mga lisensya ng mga passport po, pwede pa rin daw. Ayon kay Secretary Panelo. Yung alam, baka mahaba ang pila. E, siyempre, skeletal, di ba? Kung dati, lima-lima yung nasa window, baka isa na lang o dalawa. So mahaba ang pila. Or magpa-renew ka ng lisensya, imbis na dalawang litratista, isa na lang. So, mahaba ang pila. So, imbis na mabilis-bilis, isang oras lang, baka abuti ka maghapon. Eh, syempre, skeletal eh. Di ba? Oh. Or, pag-a-apply ka, kukuha ka ng death benefit ng mister mo. So, medyo, balik ka na lang. Balik ka lang sa death anniversary niya. Eh, syempre, aba, hindi nga nagbibiro kasi nga naman skeletal. O pag sinabing skeletal, imbis na sampu kayo dyan sa window, sarado yung iba. Oy bayan ha, may naisip pong maganda si BBM, si dating Senador Bongbong Marcos ha. Pakiusap niya sa mga bangko ha.
mga financial institution. Baka pwede raw po ipagpaliban muna ang paniningil ng mga utang ng tao, mga bahay, mga motorsiklo, mga kotse, kasi walang sisweldo ng ibang tao. Correct ka dyan. Walang pasok, papauwiin. Skeletal nga, basta sa gobyerno. Paano sa mga restaurant yung mga waiter, kung walang kumakain, alangan ba naman, ako si may-ari, bukas ako ng bukas, wala nang pumapasok sa restaurant ko. Paano yung mga waiter no na bumili ng motor? Alang trabaho, di ba? Yun ang sinasabi. Yun ho ang sinasabi ni sa dating Senador Bongbong Marcos, baka pwede ipagpaliban muna. Pati nga raw yung tubig at saka kuryente. Hindi naman sinasabing ilibre. Baka pwede, yan o, pay date suspension. Baka pwede singilin itong bill nyo ngayong March 50 at March 30 sa April 30 na lang. Pwede ba? Yan, pati yan o, mga mortgage payment, bayad sa bahay, sasakyan, kotse, diba? Inutang mo sa credit card na para makabili ka ng plasma TV. Kaya nga, isang kakukuha kung wala kang trabaho, kung waiter ka. Sige nga, ala nang pumapasok. Sabi ng may-ari, pahinga muna tayo, iho ha, pasensya na. Or maging yung mga goodness flight attendant, wala silang pasok, wala nang flight going local. Paano yun, yung mga piloto na yun? Paano nila babayaran yung mga mortgage? Kaya may punto po si dating Senador Bongbong Marcos, ha? Yung mama nag-iisip, advance ang pag-iisip po ni BBM. Paano nga naman? Sige nga. Kung wala kang trabaho, maski na piloto ka, maski na flight attendant ka, lang trabaho. Walang biyahe ngayon eh. Di ba? Sus Mari Joseph. Yun ho ang sinasabi na kung baka po pwede raw, isuspindi mo na, hindi naman sinasabing ilibre, baka pwedeng i-delay ng isang buwan para hindi masira ang credit. O wag putulan ng kuryente at tubig. Wala ho pang bayad. Mr. Mariscotes, isang buwan na, puputulan ka na namin. Nandyan na yung tigamiral ko, puputulin ang kuryente mo. Wala hong pasok. Sinungaling ka. Naririnig ko pangalan mo kay Erwin Tulfo. Sabi, puwapasok ka. Ikaw, Kit Montalvo. Sabi ganun. Wala rin nung pasok. Sinungaling ka rin. Ikaw yung nag-IT sa kanya. May pasok kayo. Patay ka kayo. Kalukan! May bayad ka. Yung sinasabi ko lang, yung mga ibang kababayan natin na maapektuhan yung mga negosyo. Mga restaurant, kagabi, nag-ikot-ikot ako. Diyos ko po, napakatamlay. Yung Jollibee nga dyan sa may Luneta, Diyos ko po, sarado na maaga. Alas 6, 24 hours yun. At yung mga tao, kumain na lang doon sa harap sa Chowking. Sarado. Yung Starbucks, anak ng baka, star na lang. Wala ng box. Dalawang tao. Yung mga inaka-green, nasa labas ng pinto, nag-aantay. Bibigyan ko sana ng pamaspas yung ginagano sa mga gasolinahan. Wala nang ang tao eh. Saan? Sino ba magkakapi-kapi? Dino ka lang sa bahay mo magkape? Ikaw naman. Yun o yung sinasabi. Kaya nga po, maraming apektado. Kaya ang sabi ni BBM, baka pwede mga banko, mga financial institution, ipagpaliban, hindi naman na sinasabi ilibre. I-delay muna. Huwag nyo muna putulan ng kuryente dahil kung walang sweldo o putulan ng tubig. Sa supermarket, yan. Yung mga trabahante sa supermarket, Diyos ko po. Nako, problemang malaki nga ho ito talagang. Sa bagay, lahat ho tayo, hindi pa tayo nakaranas ng ganitong pandemic. Huli po nagkaganito yung buong mundo na apektuhan noong 1918, yung tinatawag na Spanish flu. Hindi dahil galing sa Spain yung flu, kundi ang Spain ang nakadiskubre na may ganong sakit. 50 million po ang namatay noong 1918. 50 milyong tao sa buong mundo. 50 million namatay. Kung ngayon daw yun i-equivalent mo, 250 million. My goodness! Kasi dati ang tao, kukunti pa lang yata. Noong 1918, parang kalahating billion pa lamang. 500 million lang yata tayong tao noon. Ngayon, Diyos,
Ang Pilipinas, 100 million. Ang India, 1 billion. China, 1 billion. No, ganun kadami. O kaya nga, ang sinasabi, lahat ho tayo, kaya pasensya na lang muna, bayan, konting teis. Sino bang may gusto nito? Hindi po gusto ng gobyerno ito na i-quarantine tayo. Pero para sa ating lahat din ho ito, mahirap pong kumilos. Gusto natin pumunta ng Boracay, mag-swimming tayo sa Cebu, mag-island hopping sa Palawan. Hindi po pwede. Swimming sa Pangasinan, sa, Diyos ko po, 100 islands, hindi po pwede. Ngayon, lahat po tayo magsasakripisyo. Para matapos na ito, matuldukan na itong problema na ito, dahil hindi lang po tayo. Alam nyo ba, yung mga hindi po mga sports enthusiast dyan, wala na pong National Basketball Association na laro ngayon. Kinancel na po muna. Pati PBA natin, matapos makitaan ang dalawang NBA player. Yung isa, nagbiro pa rin. Hinawak-hawakan yung mga mic, mga tape recorder ng mga reporter. After few hours, meron pala siya, positive. Nataranta tuloy mga reporter ngayon. Nagpapa-COVID texting sila ngayon. Mga reporter ng CNN, CBS Sports, NBC, Fox News. Eh kasi kaharap nila, positive. Nagbibiro-biro, ganun-ganun. Ayun na nga eh. Oh, ayun pala, positive siya. Diyos ko po. Kaya sinuspindi ho laro. Anyway, bayan, today is Friday, March 13. Huwag po kayong bibitiw, ha? Marami pa ho tayong pag-uusapan, mga updates, mga pwede at hindi po natin pwedeng gawin tayong mga taga Metro Manila. Kung kayo'y tagalabas ng Metro Manila, makinig pa rin, ha? Kung ano ang pwede ninyong gawin para sa mga kaanak nyo dito sa Metro Manila at mga OFW, pwede po kayong umuwi. Ha? Pwede. Kung yung asawa nyo ay foreigner, asawa nyo naman yon, pwede po siyang umuwi. Ang sinasabi ni Pangulo, bawal pumasok ang mga foreigner na mga turista na pupunta lang dito. Pero kung asawa mo ay Hapon, asawa mo ay Amerikano o Chinese o Singaporean, pwede. Oras 10:33 a.m. Alright, oras po natin, alas 10:41 na ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, ha? At ito, okay. Kanina kausap natin si Secretary Mon Lopez ng DTI and then si Secretary Salpanelo. Ngayon naman ay makakausap natin si Secretary Leonor Briones ng Department of Education at linawin natin dahil napakaraming mga parents na nagtatanong kagabi pa paano na raw yung anak nila yung hindi pa nakakapag-exam, paano raw yung mababa ang grado, ano bang ibig sabihin nito, ha? May exam pa ba? Tuloy-tuloy ang klase pa after April 14? Eh bakasyon na raw yun. Nasa linya si Secretary Briones. Magandang umaga, Secretary Briones, ma'am. Magandang umaga. Hi, Erwin. Kumusta na kayo dyan? Ay, mabuti naman sa awa ng Diyos. Ma'am, kayo ma'am, ingat din ho kayo. Lagi sa mga cabinet meeting, yung dalawang kasama nyo, may nag-self-quarantine na. Abay, mag-ingat ho kayo. Secretary, pakilinaw lamang kasi yung sabi ng Pangulo, yung mga classes hanggang April 14, tapos na ho ang klase nun. So, does this mean yung mga bata babalik sa eskwelahan sa April 14? Ano, paki-explain nga, Secretary. Oo. Yung dating ano natin, yung dating guidelines natin, sana this week, itong linggong ito, itong araw na ito, panahon ng final examination ng graduating students, ay dahil nagpalabas ng instruction ang presidente for Metro Manila, ha, hindi naman siya nag-instruction para sa buong bansa. Oo, sa Metro Manila lang. Metro Manila. NCR. Sinasabi na classes are suspended. So yung mga bata, hindi na sila makalabas. So ngayon, may iba kaming paraan na ma-evaluate ang mga estudyante kasi nag-klase naman sila, may mga quizzes naman, at saka yung mga assignment para ma-evaluate ng teachers kung karapat-dapat ba silang mag-graduate. Para sa Metro Manila dahil hindi naman natin labagin yung order
na ano mga estudyante dapat ayaw pumasok, hindi papasok. So, ayun, wala na yung final exam nila. Pero paano yung mga Ma'am Leonor, yung mga gustong makabawi dahil medyo 3 yung grado or 74 at kailangan niya ng final exam para makapasa siya, Ma'am Leonor? Tama yon. Maraming tanong dyan. Anxious ang mga parents tungkol dyan. Pwede pa rin silang makahabol even up to June kasi may remedial ano yan eh, mga remedial classes. Pero susundin lang natin yung April 14. After April 14, kung sinasabi natin tagilid o kailangan mag-makeup, pwede silang humabol pero mag-arrange na sila sa mga schools dahil ang schools ang may record kung sino yung mga bata na nangangailangan tulong o sabi natin remedial measures. So yung mga teacher nandoon, April 14, balik ang mga teachers at mga principal sa eskwelahan, Secretary. Pati sa private school. Ano, kung kailangan na yung kasi mayroon namang iba na iilan lang yon. At saka yung iba, maka-communicate sila online sa kung iba't ibang paraan na interactive. Pwede silang mag-stay at home. Pero yung mga karamihan mga bata, kailangan talagang pumasok para maki-arrange kung paano sila makahabol. Pero yung karamihan yan, usually, yung mga pasado, Ma'am Leonor, at saka yung mga with honors, paano yun? Walang problema na yon yung mga pasado. Yan. Kasi mayroon tayong window, Erwin, from April 13 to 17, kung gusto ng mga schools. Dahil iba't iba yung situation kung pupunta ka sa probinsya. Yes. Wala namang crisis doon. Between April 13 to 17, mamili sila ng date na komportable sila. Mm-hmm. Pwede sila mag-graduation rights, pero susundin yung mga guidelines ng Department of Health. Mm-hmm. Tayo din sa Metro Manila, Secretary Briones, paano ito yung mga gagraduate ng grade 12 going to college, yung mga fourth year college gagraduate na ano ho mangyayari, yung mga moving up, yung mga kinder pupunta sa grade 1? Yes, yung sinasabi ko nga, between April 13 to 17 yon. Mamili sila. So may graduation pa rin? Kung kaya nilang sundin yung mga requirements ng Department of Health. Uh-huh. Yung iba naman, nag-cancel talaga. Desisyon nila mismo. Kagustuhan ng school at saka in consultation with parents. Kasi ulit-ulit ko ang nag-graduate dito, Erwin, hindi lang ang bata. Tama, pati tama. Si Wowa, pati si Lolo, pati si Mario, si Yaya, yan. Lahat. Mm. Celebration talaga ito. So, pag-usapan nila pero, kung gusto pa rin ba nilang magkaroon ng graduation rights. Yes, Erwin. Secretary, ito yung mga bata, yung mga grade 11 at 12, yung paano raw yung may mga grad ball, ano ba ito, yung mga nasa college, graduation ball namin, Secretary Briones, kanselado na ba, ma'am? Ang sinasabi namin diyan, yung mga ang grad ball siguro for Metro Manila medyo may kahirapan na kasi bali after April 12 na yon. Yung iba naman maaga silang nag grad ball mga 2 weeks ago pa nang nagano na sila, nag-anticipate na sila yung mga junior senior prom. Medyo tinapos na ang kondisyon lang natin dito ay susundin yung guidelines ng Department of Health. Ito yung utos ng presidente, pag-limit ng audience. May mga paraan naman na ginagawa dito na hindi yung lahat-lahat isang seremonya, by turns yan, by batches, or at saka yung mga schools, public schools, built-in yung napakaraming hand-washing facilities. Nandyan na yun eh. Sila ang determine, sila ang mag-decide between April 13 to 17. Secretary, parang narinig ko rin kagabi sa announcement ng Pangulo na pati yung mga teacher, pag may nakita yung mga teacher ng mga bata na pag-ala-gala lang dyan, pwedeng sitahin ang teacher, sabihin, umuwi ka sa bahay nyo. Parang tinapyata ng Pangulo, pati mga teachers natin, ay pwede nang manita ng mga bata na pag-ala-gala sa lansangan. Oo, kasi ang purpose niyan, kaya nga, sinuspend ang classes, sinususpend ang mga school activities para they will stay at home. Rest. Pero kung po malayo sila sa virus, pero kung alis, hindi sila pupasok sa school, pero pupunta sa lugar na
kung sinating nandoon naka-colony si virus, baling wala yung ating mga efforts lahat. Correct, kaya correct. Sinasabi, keep them out of places where the virus could possibly prosper or multiply. Secretary Leonor Briones, Department of Education. Ma'am, maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Ano, ma'am? Oo, maraming salamat din. At least naka-reach out tayo sa ating thank mga you po. Constituents. All maraming right. salamat. Thank you. Eric, thank you po. Ayun. Ay, April, yung mga tagilid, mga nanay, mga tatay na yung anak ninyo tagilid ang grado. Yung mga nasa 74, row 4. Merong April 13 hanggang 17 na humabol. Sa college, ganun din. Pero yung kung anak mo, honor roll. Tagot. Itago sa mga pangalan, Rivera at saka Navarro, ay hindi na kailangan. Pakaangkaang na lang, yan. Iyon, no? Huwag mo na nga patugtugin yan. Paano yung mga yung kapitbahay ko, yung anak niya nasa ropor? Tuwan-tuwa yung dalawang magulang doon, no? Ayun. Laging akit. Wala, hindi kayo akit ngayon sa stage. Sorry. Walang stage. May bigay na lang yung medalya. Iga-grab na lang yung medalya ng anak nyo. Grab o lalamove. Oo! Parang ganun. Iga-grab yung kaya hingin na. Tingnan mo. Isang araw hingin ng school nyo kung saan ka nakatira. Pag nagtanong ka sabi, ipapalalamove po namin o grab yung medalya ng anak mo. O certificate. Best in Tagalog. Best in Filipino. Best in math. Nakalala mo po. Antay mo lang. May tracking number pa. O, ayaw mo yan? Anyway, pati yung diploma. Yeah. Kaya nga. O, yung mga mass gatherings, pinagbabawal na rin, ibig sabihin, pag uumpok-umpukan ng mga tao, ngayon, simula sa Linggo hanggang sa 14, ano yung mga gathering na yan? Mga paliga-liga na yan, mga barangay, basketball, lahat. Bawal yan. Bawal. Hindi ho po pwede. Pero ang simbahang Katolika po, hindi pa po nila sinususpende yung misa. At wala po magawa ang gobyerno dyan because of religious activity. Nasa linya, ito. Nasa linya na ng aming telepono si Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga, Secretary. Hoy, magandang umaga sa iyo, Erwin. Pasensya na, hindi kita nasasagot dahil sa sobrang busy. No, naintindihan ko. Sek, how is your cough? Sir, worried ako nung nakaraan. Medyo ubo ka ng ubo. How is it going? Medyo okay naman na. Mas uminom lang tayo ng maraming tubig. Ayan ang kailangan. Gawin okay. po natin. Alright. Secretary, base po sa ilang mga reports na nabasa ko po kagabi, nadagdagan pa yung namatay ng isang araw na 69-year-old o 68-year-old na babae. Nadagdagan pa ng tatlo, tama po ba ito? Na, oh, tama. Bali, lima lahat. Lima na. Okay. Yung isa, yung Chinese, di po ba yung pinakauna yung Chinese? Pinakauna, oo. Pero so, apat na Pinoy na ang namamatay dito sa corona, Secretary. Tama po kayo, oo. Yung marami, meron pa rin tayong mga critical ngayon, ha? So, apo. Binabantayan yan. Ilan po ang critical natin ngayon, Secretary? Hindi ko lang masabi ngayon dahil lang alam ko no isang araw parang meron pang isa dalawa, parang dalawa pa eh. All right. Yung so, pwede yung madagdagan yan. Yung bilang po ng may mga COVID ay 52 na, sir. 52 pa rin. 52 na. Oh, as of last night, 52. Last night. Ay so, salamat naman sa Diyos. Sana po panalangin natin hindi na po lumala ito. Okay. Sana hindi na lumobo yung bilang. Okay. Secretary, marami yung mga katanungan. I have like 5 sets of questions here. Una kong katanungan, marami nagsasabi, mga haka-haka, ito bang coronavirus? Is it airborne? Kaya kahit daw isang metro ang layo ng may corona sa'yo, pag bumahing yon, hagip ka. Is this correct? Hindi. Droplet ito, respiratory drop. Hindi ito. Kasi pagka sinabi mong airborne, humahalo sa daloy ng hangin. Hangin. Katulad ng measles at saka TB. Okay. So malayo ang aabutin. Depende sa lakas ng hangin din. Uh-huh. Pero ito,
mabigat ito ang virus na ito eh. Mm. More than 5 microns ang laki, tsaka so within 3 to 6 feet pwedeng yung bahing mo sa lapag din maglalanding yan, sa lamesa, sa upuan, sa hindi siya lulutang computer, sa hangin. Kasi marami nagsasabi na lulutang sa hangin. Yan. Mali po yan. Hindi po ganun yan. Babagsak yan. Maglalanding sa lapag yan. Mabubunta sa lapag. Kaya kailangan maghugas ng kamay o kaya yung inyong pinagtatrabahuan, punasan na alcohol o Lysol. Eh madali pong mamatay ito eh, kahit na doon sa sodium hypochlorite, yung parang Clorox, madali po yan eh. Alright. Sir, pakipaliwanag nga po, ano ba ito? Marami rin yung tatanong. Ano po ba ang saklaw and what is community quarantine, Secretary? Community quarantine, ibig sabihin, pinagbabawal mo ang lalabas ng mga tao, ayaw mo magkaroon ng gathering na madaming tao dahil madali po ang hawaan sa ganoon na sitwasyon, kaya atin pong iniiwasan ito. Dapat po maintindihan ng taong bayan na ginagawa po natin ito mga community quarantine para maprotektahan po tayo sa pagkalat ng COVID-19 infection. Okay. Yan po ang pangunahing dahilan. Wala na pong iba. So para po sa inyong kapakanan at benepisyo ng inyong sarili at kapamilya, eh sama-sama po tayong sundin ang lahat po ng kautusan ni Pangulong Duterte sa batay sa rekomendasyon ng Interagency Task Force, yung social distancing measures. Kasama po rito yung pagsuspende ng klase, pagsuspende ng trabaho, na of course meron naman tinatawag na special work arrangement, ano, at yung pag-iwas ng mga mass gathering. So kakausapin ko din ng simbahan na Katoliko para ipaliwanag sa kanila na baka yung mga mass gatherings, yung misa ay sa bahay na lang sa telebisyon at para hindi kumalat. Dahil kung naalala mo yung South Korea sa Cheongdi, yung Cheongji, eh doon kumalat, di ba? Sumabog. Naging all of a sudden, 7,000 na ang kaso. So ayaw natin, maigi lang na nauna sila sa atin at natututunan natin yung mga ano ba nangyari at nalumobo yung kanilang mga kaso katulad ng China. No? So ginagamit din natin ang mga hakbang na ginagamit nila. Sir, bakit 30 days lang ang community quarantine? Does this mean na after 30 days or pag-aaralan pa kung i-extend pa pag lumala pa yung sitwasyon? Pag-aaralan pa ito. Dahil syempre, every week, every day, gusto ni Presidente magkaroon ng assessment dahil alam niya na syempre, ekonomiya ang naapektuhan din. So, babalansihin, pero hindi naman pwede pabayaan ang public health and safety. So, yun pa rin ang mataas sa kamalayan ng ating Pangulo at ng Interagency Task Force na dapat sundin ang aming mga rekomendasyon. Sir, bakit inakyat sa Code Red Sub-Level 2 from Sub-Level 1? Eh, may community transmission tayo. Okay. So, hindi pwedeng pabayaan natin yan dahil hindi. Mangyayari sa atin, nangyari sa Korea, Italy, China, ayaw naman natin yon. May mga sinasabi kasi, sir, ito ho ba ay tama po ba itong pagkakaintindi ko? Pag merong dalawang tao sa isang barangay, iku-quarantine na yung barangay na yan. Tama? Kung may dalawang household na may positive COVID-19, kailangan na i-quarantine. Ngayon, kung merong ilang bago i-quarantine ang isang lungsod, ilang pasyente mo nang kailangan ang may COVID para i-quarantine ang isang lungsod, ang isang city? Well, kung maliit yung lungsod, eh kasi alam mo, sa Metro Manila, kakaiba rito. Eh. Yes, sir. Halimbawa, Quezon City. Yes, sir. May barangay yung Quezon City, sila laki ng lalawigan eh. Opo, opo. Ano ba? Yung barangay Basra, malaki yan. Opo, opo. Mga 500,000 ang residence yan. Parang isang lalawigan na yan na maliit sa Bisaya o sa Mindanao. So, gagawa pa rin tayo ng fine-tuning ng guidelines. Dahil nga, may mga exceptions eh. So, kailangan tugunan yung mga exceptions. Okay.
Last two questions na lang, Secretary. Marami hong nakikinig dahil bakasyon kayo, mga bata. Gusto nilang magbakasyon. Gustong pumunta. Sabihin nga ako, pamilya ko, gusto ko pumunta mag-swimming ako sa Boracay, Secretary. Napakainit sa Maynila para lumamig-lamig naman. Hindi po pwede, no, Secretary? Sa loob ko na lang ng banyo. Parehong tubig din naman yan. Panguli po, Secretary. Yung mga nagbabalak-balak dahil may mga reservation na raw sila sa Shangri-La sa Kuala Lumpur at yung ticket daw nila, pwede naman ang international travel basta wala lang travel ban doon. Yes, basta wala silang travel ban, wala tayong problema. Ayun. Pero alam mo naman ngayon, marami na nag-i-impose ng travel restrictions. Mm-hmm. Isinama na rin tayo sa mga ilan na Middle East countries. No? Mm-hmm. So, makipagbalita. Pero para sa akin, kung hindi importante ang biyahe, kansilahin nyo na. Wag na muna. Dahil, kasi yung risk. Yeah. Para sinusugal ninyo ang kalusugan ninyo. Tama. Hindi tama yan. Correct. Mamaya, nagbakasyon ka, laki ng gasos mo. Pala, may sakit ka. Mabiglang makulong ka pa sa quarantine mo. Ay, mahirap naman yun. Ma-quarantine ka pa ng 14 days. Tapos yung iba nga, sa cruise ship, di ba? Mm-hmm. Para isang buwan ng quarantine kasi na-quarantine sila doon. Na-quarantine pa rito. Dala-dalawa. So, kung non-essential, hindi importante ang biyahe, cancelahin nyo na. Huwag na kayong mamblema pa, hindi kailangan. Sir, yung panghuli na lamang talaga, yung papasok ng Metro Manila, may mga checkpoint daw ang problema raw dito, baka magka-traffic. So will you ask the AFP and PNP na dagdagan ang mga tao nila, personnel, para hindi naman maantala pagpasok o paglabas ng Metro Manila dahil sa mga, ika nga, dagdagan ng mga tao na magbabantay sa checkpoints, Secretary? Meron tayong interagency task force meeting mamaya alauna. So yan, ang pag-uusapan din natin yan. Apo. Dahil marami pa rin mga minsan na nalilito. Yes. Dahil first time naman natin gagawin ito. Yes, yes. Humingi ako ng pag-unawa na hanggat sa maaari, habaan ng pasensya. Apo. Hanggat sa maklaro natin ang nilalaman ng guidelines at tugunan yung mga tinatawag na exceptional cases. Sir, I would like to take this opportunity on behalf of our people here at the Philippine Broadcast Service to thank you and all the doctors and nurses and medical technicians, hospital staff for fighting this coronavirus and putting your lives and your health online. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Erwin. Maraming salamat. Thank you. Po. Good morning. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng DOH na masisipag at ang bubuhis ng buhay. Opo. Sa kanilang walang humpay na aplikasyon at commitment para maibigay ang mataas na antas na serbisyo ng pangkalusugan. Salamat po. Thank you po. Alright, bayan. Oras sa alas 11:01 ng umaga. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa ang Tutok Tulfo 2.0. Oras po natin, 11:08 ng umaga. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At marami pa rin ho tayong mga katanungan. Ngayon ho, maraming mga nagte-text sa amin. Yung mga nagsasabi, paano raw at anong gagawin nila yung mga mawawalan ng kita o hanap buhay. Yung mga waiter, yung mga janitor, ha? Yung mga nasa airport, yung mga baggage handler. Wala namang biyahe, di ba? Paano na lang daw sila yung mga domestic, kung walang domestic travel sa terminal 2-3. Terminal 2-3-4. Laro na yung 4. Yung mga baggage handler doon. Yung mga naggagasolina ng aeroplano. Saan daw kukuha ng sweldo? Kaya nga po, humingi po ang Department of Labor and Employment nitong mga nagdaang araw sa gobyerno na bigyan sila ng pondo na mahigit sa 2 bilyong piso. Dahil ito po yung gagamitin para hindi naman kumpletong sweldo, kundi para matustusan ang pangangailangan ng isang tao na may trabaho na mawawala ng trabaho, na mawawala ng kita. Kagaya nga niyan, di ba? Kung waiter ka, paano kung nagsara yung restaurant mo dahil ala naman pumapasok na talaga? Masaklap pa kung yung restaurant pinapasok mo, Chinese restaurant, puro mga China man ang pumapasok. Papasok ka pa ba rin? Siyempre, hindi na. Diba? Or yung kagaya na sinasabi ko yung mga baggage handler.
Oh, sa yung mga pagdating ng eroplano, pag-landing, sila yung nagbubukas ng pinto ng eroplano para i-discarga yung walang biyahe ngayon. Mga local flight. O ano magiging trabaho mo? Eh, kung lilipat ka sa pier naman, alaring barko na darating. Hey, pwede mo, hindi, doon ka naman sa pier. Magdi-discarga. Eh, lang nga eh. Ah, sige, sa kanila lang. Victory. Wala rin nga eh. Wala rin biyahe. Ang mga Victory. Oh, my goodness. Land transport. Pero nilinaw na ho yan. Kung kayo ay may trabaho, kung ikaw ay salesman. Yan, pwede. Salesman ka eh. Pakita mo. Bigyan mo ng sample. Kung ikaw salesman ng shampoo, yung magbibenta ako ng shampoo dun. Wow. Hindi nga. Oh. Oh. Magbibenta ako ng one, sir. Ng mga beer. O yan. Soft drink. Or, ano yan, dala mo? Goma. Ano goma ito? Eh, kompo ito. Condom. Pero goma pa rin yun. Nagbibenta po ako. Saan mo ibibenta? Eh, doon po sa labas. Sa probinsya. Para hindi po tayo dumami ang tao natin dito. Okay, mga, yan po mga katanungan, ha? At ito. Okay. Ay, ito. Salamat naman. Medyo... Si Pulisa Major General ba ito? Police Major General Bong Durana, magandang umaga po ng PNP. Good morning, sir. Good morning, Erwin, at sa mga lahat na nakikinig sa inyong programa. All right. Yes, sir. Kahapon po, halos lahat ng tao nakatutok sa palumpati ng Pangulo. At pero may mga bagay na hindi nila malinawan at gusto nila malinawan. May mga nakausap na po ako ng mga members ng cabinet at sinasabi pag-uusapan pa sa interagency task force na ito mamaya-maya lamang. Pero ang concern po ng karamihan, sir, meron bang sapat na tao pa ang PNP dahil maglalagay po ng checkpoint sa mga entry at exit points ng Metro Manila para sa mga checkpoint na ito, Sir Bong? Meron naman na Erwin, ano? In fact, simula kahapon ay diniklara na ng Philippine National Police yung alert status ng limang rehiyon, magkalapit na rehiyon, ang NCR, uh-huh. Central Luzon, Southern uh-huh. Tagalog, uh-huh. Yung doon po sa Mimaropa uh-huh. at sa Bicol Region. So if in case na kukulangin po dito sa Metro Manila, mm-hmm. Yan po ay itatap po natin ang adjacent regions. Maliban po doon, meron din tayong suporta na manggagaling sa Armed Forces of the Philippines mm-hmm. at sa Philippine Coast Guard para po ma-enforce po natin ng mabuti ang community quarantine na magsimula po sa March 16. All right. Ang mga checkpoints na ito, General Durana, sir, is 24 hours, sir, at 7 days a week? Siguro, ganun na nga ang mangyari, Erwin, ano? Opo. At kagaya po sa mga announcements na ibinigay po ng mga members ng Interagency Task Force. Yes, sir. Yung mga detalye po, as far as the Philippine National Police is concerned mm-hmm. and the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, sangyon po ay nandun po sila sa Camp Crame mm-hmm. para po i-detalyehen, no? Ilatag mabuti kung paano po namin ipatupad ang mm-hmm. Community quarantine dito sa Metro Manila. Mm-hmm. At ganun din po, kaganan, may meeting po ngayon, mamayang alauna, ang Interagency Task Force dito po sa Malacanang para po siguro na magbibigay na ng guidelines yung Department of the Transportation, DOLE, saka DTI, at saka DOH para po itong mga guidelines na to will guide the formulation of the finer points of the way we will enforce the community quarantine by March 15, Erwin. Meron na po ba kayong, I'm sorry sir, ha, alam ko na mamaya-maya pa yung meeting talaga ng Interagency Task Force para ilatag yung mga guidelines. Pero sa ngayon sir, meron na po ba kayo na ikang initial na conduct ng mga law enforcers natin sa checkpoint na
pababain ba ang mga pasero o ID lang ang kailangan nila pag dumaan sa checkpoint ng PNP or AFP, General Durana, sir? Sa ngayon po, ano, meron naman po kaming mga police operational procedures, merong rules of engagement on the part of the AFP. Mm-hmm. Yan nga po, eh, yun ay tahiin mabuti po because this is a joint effort of the AFP, PNP, and the PCG. Mm-hmm. Ayon na rin po sa kautusan na ibibigay po at guidelines. Mm-hmm. Na ibibigay po ng Interagency Task Force sa, kumbaga sa ano, the arm and leg of the Interagency Task Force, which is the AFP, PNP, and PCG. Mm-hmm. Pero po ang gagawin po namin, Erwin, ha, hindi ito, this is not just the work of the uniform services. Yes. Ito po ay gagawin po namin, una-una, ang utos ng galing sa civilian na entity, ano, Department of Health. Yes. At yun, in cooperation with the local government unit, simula po doon sa barangay, sa munisipyo, sa siyudad at sa probinsya, Erwin. Alright. Alam ko po rin, sir, na kasi marami ho nagtatanong, baka hindi ninyo masagot ito. Ano ba ang mga kailangan? Kasi kanina, sinasabi na general na ni Secretary Anuren at Secretary Mon Lopez ng DTI, pag ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila, okay lang na umuwi ka sa probinsya at bumalik sa Metro Manila every day because nandito ang trabaho mo. Tama, sir? Well, makikita. Siguro hindi ko pa nakita yun on papers, no? Opo, yung opo. Mga detalya niyan. Oo. So the moment na matanggap po namin yon, that will be incorporated in the protocols, yung joint plan. Right. Joint AFP, PNP, and PCG plan to enforce the community quarantine at mga iba't ibang guidelines po, no? Yan, those guidelines and pronouncement by the cabinet secretaries, we definitely will be finding flesh or i-detalye po yan sa joint plans and guidelines and protocols na sa ngayon po ay ginagawa na doon sa Camp Crame. Sir, panghuli na lamang, nilinaw po ng Pangulo para hindi magpanik ang sambayanan. Hindi ito batas militar. Pero ang tanong ko ngayon po dyan, sir, so ano ang magiging uniforme ng mga police? Will it be in a camouflage o yung Class B uniform nila? Ganon din ba ang militar, naka-camouflage at fully armed, General Durana, sir? Hindi ko pa nakita, no, yung final. No? Makikita po natin yan sa final plan and the final protocol. Yes, sir. Kung ano po yung ang intention po natin. Yes, sir. Para po to protect and safeguard the citizens, particularly citizens in Metro Manila and the rest of the country from being infected by this deadly virus, Erwin. All right. Police Major General Bong Durana. Sir, maraming salamat for your time with us this morning sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Good morning po sa inyo. Maraming salamat din, Erwin, at mabuhay po kayo. Thank you! Alas 11:18, sandali lang bayan, ha? Magbabalik agad ang Tutok Tulfo 2.0. Hoy, good morning at salamat po sa pakikinig, ha? Sa mga... Bakit naman mayroon pang gwapong engineer at technician ng transmitter studio ng Neo Retro 105.9? Ayan. Hindi ko naman kasi maintindihan ito. Ito. Swapang. As guwapong. Ayusin mo kasi pagsusulat mo, Randy. Sorry, Sir Peter Castillo, Jonel Padilla, Reynaldo Santos Jr. at Milan Dones. Sorry. Anyway, bayan, ha? Ay, panawagan lamang rang yung aming pong tanggapan, yung Erwin Tulfo Action Center at AXIS Party List Action Center, hindi po muna tatanggap ng face-to-face na mga reklamo at paghingi ng ayuda dahil na rin po sa COVID-19. Pero pwede po kayo tumawag sa aming landline sa 3410-6726 o sa 837-01404. O di kaya mag-text po sa aming Globe Line sa 0916-685-4609 o sa Smart sa 0929-158-3377. At kung emergency, pwede po kayo pumunta doon po sa baba ng aming opisina at mag-fill up ng form. At kayo ay tatawagan namin that same day. Kaya mag-iwan po kayo ng inyong contact number. Sa mga nais po, umihingi po ng paggamot, mga gamot,
Magdala po kayo ng kopya ng inyong reseta, ano po, ha? At saka medical findings para matulungan ho namin kayo. Marami po mga nagtatanong ho dito bago ho tayo bumiteo bayan. Good morning, Idol. Ask ko lang din po kung bawal din mag-party kahit sa bahay lang kasi po birthday ng anak ko sa Monday. Konting salo-salo lang at bijoke, Idol. Pakisagot po. Ang sabi po sa amin, pwede naman kung kayo po yung mga magkakamag-anak laang. Alright? Sininong-sininang pwede dyan sa bahay. Pero yung sinasabi nyo, bidyoke sa bakuran, magpaalam ho kayo kay chairman. Si chairman. Bawal po, yan. Si chairman. Hindi, si chairman ang nakakaalam. Kung papayagan ho kayo ni chairman ng mga bidyoke na, pero kung kayo-kayo lang ho, si tatay, si nanay, si uncle, si ninong, si ninang, pwede po yun. Pero kung kayo mag-iimbita ng mga iba yung barangay, eh baka hindi ho kayo payagan. Para to make sure po, maghingi ho kayo ng payo sa inyo pong barangay chairman, lalo pat may video kayo. Sir Erwin, support po kami sa lahat ng inanunsyo ng Pangulo. Ang malungkot lang po ang asawa ko na hiwalay po kami ay nakatira sa Caloocan. Pero may usapan po kami na uuwi siya dito sa San Pablo dahil gagraduate ang anak naming grade 12 with honors. Wow! Congrats ha! At ang bunso namin with honors din po. Ang tatay po sana nila ang magsasabit, Marisa. Ma'am Marisa, pwede po ito. Ang sasabihin lang po ni ex, pupunta ako sa graduation ng anak ko, sir. May hatid lang po ako. Ang pinagbabawal lang po yung mamamasyal-masyal ka sa San Pablo na wala namang kadahilanan. Kagaya nga po yung mga magdi-deliver ng pagkain, magdi-deliver ng ganito, mga pyesa, pwede ho yun. So in this case din ho, papaliwanag, it's just a matter of explaining na, sir, once lang po gagraduate yung anak ko sa grade 12, eh baka po pwede ho, taga Manila ako, at mayroon po akong ihahatid. Pakisabi po sa mister, pahatid lang po ako ng aking regalo o ng pera, papayagan naman ho yan. Ano po? Okay. Eh, hindi naman araw-araw ang graduation. Diba? At saka may purpose po. Yung sinasabi lang po, pag wala ka namang purpose, kung magpapahangin ka lang sa San Pablo o titestingin yung motor mo sa Marilake, ay hindi po pwede. Or magmumotor-motor ka dyan sa daang kalikasan. Bawal yan! Pwede. Pero kung sadya mo doon ay magbibigay ng award at maibibigay ka sa anak mo po, pwede. Ano po? Yan po yung mga bagay. Hello, Erwin. Ask ko lang po kung may trip ako to Cebu. Date will be March 24. Full package po yun. Paano yun, sir? Pwede ako mag-demand? Oo naman. Ay, hindi mo naman po kasalanan na i-cancel ho ito. Narinig niyo po si Secretary Mon Lopez ng DTI. Pwede po. You can ask for a full refund. Okay? Idol, alam ng magpautang yan. Hindi daw muna maniningil sila from Antipolo. Thank you! Ano ito yung mga Bombay? Uh-huh. Anyway, bayan, 11:30 ng umaga. Sa Linggo po ang umpisa ng community quarantine. Kaya yung mga nasa labas ng Metro Manila ng mga taga-Maynila, umuwi na ho kayo rito. Yung mga may aasikasuhin sa probinsya, lumuwas na po kayo ngayon. Pero bumalik po kayo bago maghating gabi ng Linggo. Kasi pagtungtong ng 12:01, may checkpoint na ho yan. Baka hindi ka na makapasok unless kung ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila or ikaw ay nagtatrabaho dyan sa probinsya sa San Pablo. Ano po? Kaya kailangan ho ninyo yung mga ID ninyo. Pero kung wala naman ho kayong lakad, huwag na. Hey, anyway, with that, kami ho'y pansamantalang magpapaalam na muna. Pero kailangan po nating magmanalangin sabay-sabay na tumigil na po ito dahil apektado po ang lahat. Lalo na po yung mga maliliit, mga nagtatrabaho sa mga restaurant, mga baggage handler na walang biyahe, mga nagmamaneho. Malungkot to ang buhay. Ingat po tayong lahat. God is good all the time. Thank you! Ako po si Erwin Tulfa, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga bayan. See you on Monday! Thank you! Mga anomalya, sisitahin. Bawat butas, isisitahin.